Hello everyone, if you love plants and you are new to my channel, don't forget to like and subscribe. Ana Duran, at sa mga nakasubscribe na po sa akin, thank you so much po. At sa mga hindi pa, mag-subscribe na po kayo. And for today's video, narito ang aking 7. Ano nga ba ito at paano ito ginagamit sa ating mga plants? At meron akong ipiprepare ngayon. Ito nga ang aking 7WP85. Nabili ko ito sa Lazada. Meron din naman ito sa Shopee. Mura lang ito. Ano nga ba ang product na ito? Ang 7 ay isang insecticide. Kaya niyang pumatay ng 500 pieces na insect like aphids, ants, armyworm, bugworm, bilbag at marami pang iba. Kaya rin itong protektahan ang 200 pieces na fruits and vegetable. Ito yung hitsura niya. Ayan. Safe ba ang 7 insecticide? Kahit na registered siya bilang environmental protection ng mga halaman, may mga precaution na dapat gawin kapag nag-prepare ka nito kasi toxic ito, nakakalason. Kaya kapag nag-prepare kayo nito ay dapat mag-wear kayo ng gloves at saka mask. May mga nakasulat din dito, ito ay ayan, dito sa likod niya, may mga babala. Ito ay lason. Habang naghahawak o nagtitimpla ng product na ito, iwasang madikit sa balat o malanghap o matalsikan ng product na ito. So, dapat gagamit tayo ng gloves at saka mask. So, dahil mag-prepare ako ngayon, so mag-wear ako ng mas. Sundin natin yung precaution. Ipapakita ko muna yung gagamitin ko. Ito nga, 7. And then, yung tubig na dami na aking gagamitin ay ito. 500 ml lang ito. And then, meron akong container, plain, at spoon. So, mag-wear na ako ng mask kasi ipiprepare ko na siya. And then, gloves. Susundin lang natin yung dapat gawin pag mag-prepare tayo nito para maiwasan natin yung sakit. So, ayan. Okay na siya. So, 500 ml ito. So, kailangan kong i-dissolve. Haluin. So, ibubuhos ko muna itong tubig dito sa container. Ayan, kakabit ko lang yung mask ko. Sa 500 ml na water, konti lang yung kukunin natin. So, 1/4 lang siguro ng 7. So, ito yung spoon na ito. So, konti lang, ganyan lang o, dito lang. Dito lang. Yan, hanggang dito lang. So, kuha tayo. Ganyan lang. Ayan. So, ganyan lang kakunti sa 500 na ml na water. So, ilagay na natin at haluin natin. Sa paghahalo, iwasan natin na matalsikan tayo o kaya dumikit ito sa ating mga kamay. O sa mga braso natin. So, kailangan lang matunaw. Yan, i-dissolve natin. Pagkatapos nyan, ito, dahil open siya, isara natin. Nabuksan ko na kasi ito dahil nagamit ko na. So, nilalagyan ko siya ng ipit. So, ngayon, dahil nahalo ko na siya, buhos na natin uli siya dito. Pero pwede naman yung diretso nyo na siya ilagay yung 7 dito sa spray nyo and then i-shake nyo na lang. Pero ako,
Tinutunaw ko siya talaga muna. Dinidissolve ko muna siya sa container bago ko siya nilalagay dito sa spray ko. So, pwede naman din kayong gumamit ng pump tank, yung parang ganito. Ayan. Kung ganito yung sukat nyo, dagdagan nyo na lang din yung dami ng 7 na ilalagay nyo. So, magtatanggal na ako ng gloves kasi tapos na ako. And then, mask. So, i-shake natin ito. Ayan. Pagkatapos ma-dissolve doon sa container, i-shake na natin siya. Ang 7 na ito ay pwede sa lahat ng plants, fruits, vegetable, houseplant, CNS, at ito ay ina-apply every 3 months. So, kapag nag-apply ka ngayon ng October, January na uli yung follow-up mo. Pero, napansin ko, parang hindi siya pwede every 3 months sa cactus and succulent. Kasi ang mga cactus and succulent, especially sa succulent, ano sila eh, kapag merong mealybugs, meron agad yung langgam. So, paano naman yung nag-apply ako ngayon October and then November, nagkaroon ng mealybugs at nilanggam. So, pwede ko bang applyan uli siya? Kasi nga, sinusunod natin yung every 3 months bago mo siya applyan uli. So, self-decision na lang yon. Kasi hindi naman pwedeng sa January mo pa i-sprayhan yung CNS mo na punong-puno na ng, ng langgam. So, ikaw na yung magdidesisyon kung i-sprayhan mo siya kahit na isang buwan pa lang yung pagitan. Ako, nangyari yun sa akin. Second month naman siya nagkaroon ng maraming langgam. So, hindi ko na sinunod yung 3 months. In-sprayhan ko na siya kasi pinutakti na siya ng langgam. So, pwede naman yung ganon sa CNS. Pero sa mga fruits and vegetable, parang kailangan, o houseplant, parang kailangan na every 3 months talaga sila ini-sprayhan. Na-experience ko rin yung langgam nasa mismong roots or soil. Kapag ganon, yung ginawa ko, tinanggal ko yung succulent ko kasi hindi siya mamamatay or mawawala kapag hindi mo tinanggal yung soil mo or yung CNS mo kasi nandoon siya sa pinakaloob ng soil yung langgam. So kapag natanggal mo na siya, pwede mo na siyang isprayhan or ibabad mo siya sa 7. Mas maganda at recommended i-spray sa gabi kasi mas maganda siya na wala ng tao, wala ng palakad-lakad sa garden mo or mga animals. Kasi hindi nga maganda na nalalanghap ito. So kapag gabi, na-absorb na niya or matutuyo na yung in-apply niyong 7 nang hindi natatamaan ng araw, mas okay yon. Pwede rin naman sa umaga, as much as possible, wala ring tao kapag ikaw ay mag-a-apply nito. Ang pag-spray nito kung saan may insect, so pwedeng magsisimula sa soil, pataas, sa stem, and then sa leaves. Pwede rin naman simula sa leaves, pababa. Dapat kapag nag-spray ka nito ay hindi uulan kasi matatanggal yung in-spray mo na 7. So mayu-useless siya. Itong 7 na ito, palitan ko ito sa insecticide na ginawa ko, yung soap and vinegar. So pag naubos yun, ito naman yung ginagamit ko. So effective din ito sa mga insect. Sa prepare ko na ito, sana nagkaroon kayo ng kaalaman about sa 7 insecticide. Maraming salamat po sa patuloy na nagko-comment sa comment box ko ng suggestion, information, care tips, shout out. Mag-comment lang po kayo. Lahat naman po iyon ay sinasagot ko. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye!